Hello everyone! Welcome to my channel! My name is Marites Carrias. Hello guys! Welcome to OFW Talks. For today's video, I want to share with you. Narito ako guys sa playground. Nakita ko si Marian, one of my friend, here sa building namin. Kasi nahuli ko siya. Magmamarket kasi ako. So, nahuli ko siya. Sabi ko, interviewin kita. Share. Share mo naman sa mga gusto mag-apply na OFW. Ayan. Yung experience mo dito sa Hong Kong. Ayan, narito kami sa playground. Ayan yung alaga niya. Pero, hindi na natin sasama sa video yung alaga niya kasi baka bawal. Ayan. Ito si Marian, guys. She is OFW also. She is working here in Hong Kong for 6 years. Yes. 6 years na siya nag-work dito sa Hong Kong in 2 employers. Ngayon, i-interview natin si Marian kung ano ang naging experience niya sa 2 employer na yon. Sa unang employer mo, ilan yung alaga mo? Isa lang. Pero mabait siya. Oh, isa tapos lang. Isang kontra, paano yung finish contract? Kasi ano, hindi na sila kumuha ng matagal na. Nung gusto na naman nilang kumuha, ako yung itinat nila na, meron, babalik ka sa amin, pero hindi na pwede kasi nandito na ako sa amo ko ngayon. Oh, kumbaga na finish contract siya sa una, pero gusto pa rin siya, kaya lang nakababa ka na that time. Oo. Kasi 1 year silang hindi kumuha muna ng employer. Ay, ng helper. Kasi nabuntis siya, hindi muna sila kukuha kasi stay lang sa bahay yung amo kong babae. Nabuntis siya, di dapat talaga kukuha siya. Kasi nabuntis siya. Kailangan niya ng helper. Ayaw niya nga nila kasi kwan daw muna. Stay lang naman sa bahay at walang ginagawa. Di siya muna lang daw mag-alaga sa anak niya. Kahit buntis siya. Eh, ilan ang anak? Ngayon, 2 na. Ah, pero before, isa pa lang ang anak. Ngayon, 2 na. Ayan, tapos yung di finish siya doon, di 2 years. Oo. O di ibig sabihin meron siyang good record, kaya lang hindi na siya ni-renew kasi buntis nga daw, yon. And then ngayon, sa bago mong employer, ilang taon ka na? Apat na taon na this ayan, year, sa December. Ayan, meron ka ng, meron ka ng long service. Oh. Napag-usapan niyo? Nung nag-renew ako ng second contract, may sinabi silang ayaw mo ba ng LS? Ay, siyempre, gusto ko naman pero hindi ko naman inasahan yun. Pero ngayon na naman, pina-renew ako. Gusto mo mag-renew ka na lang sa amin. Kaya napilita ako nag-renew. Oh, diba? Bibigyan siya ng long service ng kanyang employer. Kasi bihirang employer ang nagbibigay ng long service. Bibihira. Ayun, maganda yung offer sa kanya ng kanyang employer ngayon. Ayan, so guys, bibigyan siya ng long service ng kanyang amo, di ba? Congratulations, kasi hindi lahat talaga binibigyan. So, sa amo mo ngayon, naka-sign ka ng bagong contract for 4 years, di ba? Yeah. Yan. Ah, guys, third contract na siya, kaya meron na siyang long service. And guys, 2 sila sa bahay, Pilipina din. Kasi ang alaga niya ay 2. Isang babae at isang lalaki. Ilang taon yun? Yung panganay, 3 taon na. Tapos ito, mag-1 taon na sa May. Yan, 3 taon at saka magwa-1 year, 2. Kasi usually, pag 2 bata talaga, kailangan 2 katulong. Kasi ang mga bata dito, bata pa lang, pumapasok na sa school. Ito, nag-i-schooling na siya? Hindi. Kasi, di ba, yung pandemic na yun, hindi pwedeng pumasok. Kasi si yung sa tapat bahay namin, wala pa siyang 1 year old, pero nag-i-schooling na. Yung ano, yung playgroup? Oo. Sana, pero dahil sa pandemic, ayaw nila muna. Sabagay, iwas. Sabagay, tama yun. Kailangan na umiwas. E di, how about yung salary mo? Kasi ang... Ngayon, sabi ng amo, kasi 2 bata yung alaga ko, lalo pag gabi, katabi ko yung itong 2, hindi naman sila matutulog kung hindi ako ang katabi nila. Kaya sabi ng amo kong lalaki, magre-renew ka at dadagdang ko na lang ng 500.
Kahit sana naman yung maghanap ako ng ibang amo at alam ko ang ugali nila, di pagtsagaan ko na lang sa kanila. Ayun, diba? Tama. Pero yung sabi nila, pag walang tsaga, walang nilaga, di doon na lang ako para mayroon naman. At saka malaking bagay yun, tinaasan siya ng 500 ng amo niya. Kasi usually, dito, kung yung mga employer, kung ano yung sinabi ng government na itaas, yun lang ang tinataas nila. Pero yung amo niya, $500, guys. So, pumapalo ng 5,000 ang kanyang salary. Yung iba, walang 5,000 ang salary. Katulad ko, 4,600 lang ang sahod ko. Yung kanya, pumapalo ng 5,000. So, inoperan siya ng mas malaki para lang mag-renew. Ganyan, guys. E di, yung ganun, maswerte talaga si Marian. Kasi inoperan siya ng amo niya ng another 500 sa kanyang sweldo. Yan. Ako, maswerte naman din ako sa amo ko. Hindi na ako naghahangad ng taasan nila ako kahit ganun na 5,000. Kasi mabait din naman sila. At saka hindi ako nagugutom. Ganyan. Makikita naman sa katawan. Oh, makikita naman daw sa katawan na sexy. Ayan. Kasi si Marian, kasiping niya yung mga bata. So, alam niyo naman guys na pagkasiping mo ang bata, lalo na pag may baby, nagising yan sa madaling araw, tetempla ng dede, talagang nahihirapan siya. Kaya worth it lang na talagang bigyan siya ng pagtaas ng gano'n na sweldo. Kaya masaya ako yan. Kaya guys, maswerte si Marian at saka yung kasama niya, kasi mababait din yung mga employer nila. Mababait yung amo nila. Diba? Kasi bibihira dito yung mga nagtatagal na mga katulong kasi minsan kulang sa pagkain. Pero siya naman, hindi naman, okay naman sa pagkain, diba? Okay lang sa pagkain. Oo, kasi hindi to magre-renew eh. Kung hindi siya okay sa pagkain, lalo na sa sweldo, at saka yung bata, mahal na mahal siya ng mga bata, diba? Oo, iyak sila pag day off ko nga, ayaw nilang matulog pag hindi ako mahintay. Where's Auntie Marian? Oh, ayan, hinahanap siya nung alaga niya, di ba? Bibira guys yung ganyan ng mga ano, ng mga katulong talaga. Tsaka pag alam mo na masaya ka naman sa trabaho mo, masaya ka sa ginagawa mo, you need to go for it, di ba? At tsaka isipin natin din ang pamilya natin sa Pilipinas. At tsaka kung alam mo na okay ka naman, okay ang trato sa'yo. Tapos, kasi minsan mahirap din yung meron kang kasama sa bahay. Minsan, hindi kayo magkasundo. Pero sila, nagkakasundo sila. Ayan, nagkakasundo sila. Ayan, si kuya, oh, meron siyang alagang aso. Ang cute ng papi niya, oh. Ayan. Ang cute ng dogs. Ayan. Apple ang pangalan yun. Apple daw ang pangalan ng dogs na yun. O, diba? Friend ko yung maranda eh. O, ayan. Kaibigan pala yun ni Marian, yung matanda. Chinese yun. Ayan guys. Nagpapasalamat ako kay Marian kasi pinaul na kanya ang aking interview na to. Kaya guys, huwag kayong mawawala ng pag-asa kung gusto nyo mag-apply dito sa Hong Kong. Tiwala lang at tiis at tiyaga. Yan. Tama. At isa pa, yung ugali na ikaw yung makikisama sa amo at hindi ikaw ang pakikisamahan ng amo. Tama. Ikaw ang makikisama sa amo. Kasi tayo ang nangangamuhan. Diba? As long na kaya mo naman na tiisin, hindi kasi nasaktan, tuloy lang. Isipin mo na lang ang pamilya sa Pilipinas. Alright guys, hanggang dito na lang ang aking video na to. Maraming salamat. And if you are new to my channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod ko ng video. And always remember to live, love, and laugh. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye.